Boxing, pagkatapos ng mahigit isang taon ay muling lalaban ang dating WBO World Bantamweight Champion na si John Real Cuadro Alas Casimero. Ayon sa anunsyo ng A-Sign Boxing, makakatapat ng 32-year-old boxer si Rio Akaho ng Japan sa December 3 sa Incheon, South Korea. May 31 wins, 4 losses at 21 knockouts si Casimero at huli pang lumaban noong Agosto ng taong 2021 kung saan niya tinalo si Guillermo Rigondeau via split decision. Pero binawi rin ng WBO ang kanyang titulo pagkatapos dalawang beses na maunsyami ang laban niya kay Paul Butler. Sa edad naman na 36, mas veterano ang may 39-2-2 win-loss-draw record na si Akaho at tinalo na ang ilang Pinoy boxer gaya ni na Edrin Dapudong, Robert Udtohan at Elmar Francisco. Sa football, muling naghari ang Cebu Tribute Subo sa Kampeon Cup na nagtapos sa La Provincia Polo Field Bacolod noong Linggo. Inungusan ng Cebu ang Bonifacio Global City Warriors sa finals 2-1 para makuha ang kanilang ikalawang sunod na kampeonato. Maagang nagtala ng kalamangan ng Cebu matapos ang 36-minute goal ni Hayato Fukui at isa pang conversion ni John Clyde Vitualia sa 45th minute. Sinubukan ng BGC na makatabla subalit dun sa isang puntos na lang ang kanilang na-score matapos ang 49th-minute goal ni Tonaldo sa 50-minute match. Itinanghal ng most valuable player si Vitualia habang best goalkeeper si Leonard Tan ng Cebu na tinapos ang palaro na may 4-0 record. Napasakamay ni Tonaldo ang best score award pagkatapos maglista ng 6 na goal sa 3-day tournament.